Anya-aya. 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 Pagkakatawakan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksak ken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-ray aw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mang ray-ray aw kada kayo. Mangsutsutil ka dagita kaunggan nyo. Mang ragragsak ka dagita malidlidaya na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba ta dinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan ka digita radio. Umay mang parparagsak ken mang lilinay ka digita in kayulutlutwen da inadi. Ruliti ken Hanibi. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingka ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes ditoy nalata ken kaunaan a radio ti kailokuan. Anya! Aya! Walang tikunan, walang personalan, it's just pagkakatawaan lang. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, thank you so much, Kadeta Engineer Javer, nga introduction. Kahit kuman nga kumustain, nagiti suwamin, mga ka-FB, nga agbuybuya, kendumdungeg, kadeto'y manen, nalatak nga programa ni Kuya Sumar, puris iti anya-aya. Kahit muna-unay, nga pagyamanak ni Lord datay umanen na mga ka-FB Luzon, Visayas, Mindanao, around the world, agkakadwatay iti detay programa puris ni Kuya Sumar. Thank you so much Doktora Hani Tamayo ken Brad Roland Tamayo. Kadeti manen may ko pa nagprograma iti NGT Multimedia Studio. Kadwa kita tani Engineer Javer Guapo Tomas. Ken kasapay nga hello kadagiti engineers ti DZRL Radio Ronda Batak. Hello station manager Mr. Rhodes Sajan, ket sapay lo kuma, ta magustuhan nyo, mga ka-FB, deto'y istorya. Pudpudnong pakasaritaan nga naipatulod ka na tayo, dito'y NGT Multimedia, ket umuna-unay, sakbay nga rugyanan tayo, papagayam, ket kablaawak man, dagiti naayat nga agbuybuya itat ta. Hello, Ma'am Leilani Taylan, dito na Nevada, USA. Ni Cousin Macrina Ramos Padero, dito na Ridley, California. Hello, ken kastapay kinimanong Vic Ramos, dito Ilagan City, Isabela. Ken ni manong Fernando Ramos, dito na Tarlac City. Ken kastapay kini Sir ala dete kaduata ijay Herona Tarlaken na Javer ni Ara aja malipatak ti apelye dunan ngem amok nga aga buybuya ken dumdungig tatay taga Gundaway ken kastapay. Hello to Ma'am Virginia Tomas adete loving mommy ni Engineer Javer. Sabay ka ni hello to my batchmate, Ingkat Batch, ni Jomedes Jomay Jacinto, ni Brad Luis Tolentino, itanay Italy, ken ni Brad Eddie Disor, nga kabats ko amin ni gito, itanay Canada. Ngem, awan iti sponsor ko ha, Engineer Javer. Kaya kita
kablawan tayo laing ida. Well, ato yan. Ti... ato yan kakabsat. Itintay panigidanon ti Puris. Ti may isang kabsat tayo nga iso ni... Voltaire. Saan nga po nung anagan? 28 years old. Ken tubo iti Bacaray, Ilocos Norte. Agtrab-trabaho ak bilang may isang head waiter. Iti sikat ka catering service dito Ilocos Norte, Coyas Omar. Ket dito yung namamok ni Judy. Judy ti awag mi iti aldaw. Ngem iti rabi ket iso ni Juday. Kaduak metlaing iti catering. Ngem iso ti head cook mi. Iti kabayag nan nga agkadkadwa kami kini Juday ket pasaray aprusan nati ayan ti bayad ti sellang ko. Ken pasaray man libasen nak nga agkan ken arakupen. No da duma o yaso market masurunak ket sikilek ket pasaray mapasaktak iti kapigsa ti sikil ko. Liklik-likak ni Judy. Oya Sumar, tamok nga amok nga da dagiti ranta na kanyak. Ngayon alisto ti Ima ken garaw ni Juday. Aging gana nga nagballegi nga nang purus iti na birhen ko, iti na minsan nga nagiinom kami ket nabartekak ket inyawid nak iti kasera na. Idi nakapuotakon ket nakauksob kami ken nasakiten ti mabagbagi Kuya Sumar ken adun ti kismark nga namsaakan na kadagiti nagtuduma nga paset ti bagik parukong tenget ken amin-aminen jak maaklon Kuya Sumar kay B nga tipadak nga lalaki iti mangdamo kanyak ket iti pungtot ko dinanog-danog ko isuna iti ururay la. Ngayon saan nga bimales? Diyak pa'y na ipapas ti pungtot ko ket binekkel ko ti oray lang aging gana nga agtultulakak. Ngayon nakigtutak edi makita ko nga limite men ti rupa na iso nga pinarok at akong tinged na nga binekkel ko. Nagpadpadispensar kanyak ni Juday ket oray lang nagparintumeng ken agsangit nga saan nanto kanon nga ululiten. Naramid na kanon ti kastat na palalo ti panagayat na kanyak. Langgong, kasano kumakit agpadatang at daipos iti sangwanan ta? Intunukwan, tuluyang kan, ingariyat ko. Tinungpak tadyak talaga nga may papas tirurod ko kahepi. Nalpas det ang eksena Kuya Sumar ket itikadamin iti catering service ket nabayag nga saan ko nga pinagpagunyan. Uray no kasarsarita nak. Jack sungsungbatan. Kasta ni Judy ket naparabor kay FB ta uray no saan nak nga agkid daw kengkwana. No dati extra money ken extra nga maluto iti nga order iti catering service. Ket ibungan ng nak at dapay 1,500 pesos nga ipasurot na. Jack awaten Kuya Sumar ngem ipabulsana iti uneg ti brief ko. Nalimed nga ikarkarawa na nga awan iti makakita kadagiti kakadwami iti catering service. Aging gana nga naadan kami iti kinawatan Kuya Sumar as in ngagsyuta kami. Ket iti kadami iti pagserserbian mi nga catering pasaray aprusan na ti papa umok ko. Ket ituyek kumitlatan ah. Sana yarasaas nga kukwak na ikdeta. Kinun ko na nasanak paludipan. Ket delikmet tipatong na. Kastanto na yan iti kinikinina nga umadayo, iti ayan ko. Nagsensinyal ni engineer,
iti NGT dati sumagma manu nga pakamo. Yes, go. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE, inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Honey Berastama, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She's also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Chan ka bubuti. Chan ka gagaling. I have four years old. I died in Tibicus. Ako si Lindsay lang na hindi yung minikapon. Kay Magalito, kay Marikipiti ko. Kasi niya nga po, nalaingin. O kaya niya po putiputo lang. Kaya niya active pa rin. Hindi nga makapaangon. Agigida. Tapos si Matala, aglulo alakan. Haka mga puti. Hindi lang si Kikini ko. Kasi nga po, very active pa rin. Alay ko niya sa akin. Kasi siya, yes, lalap na lang hindi. Yang kasih nafsu hidup adalah pasti. Janganlah kita hidup untuk nagtultuloy tinalimed a relasyon. Nagtultuloy tinalimed nga relasyon mi Kenny Juday Kuya Sumar. Ngem ko nata yung awan ti palimed nga dinto tumpuar. Tahiti may isa nga rabi nga panagpasyar mi Ken Juday itimol. Ket sinalabay ko. Uray kasano nga panangilimlimed mi ti pinangilinglinged mi ti ropa mi no adda iti masabat mingam ammumi. Agingana nga adda tinakalasin kada kami. Uy, Voltaire, si Kamet gayam padre. Sinumet dati chicks nga kalkalabayam ah, kinunana. Naladawin iti ilisi ni Juday tirupa na. Uy, Juday, oho, kayo na ba? Pinagabay na ti dua natamu duna Kuya Sumar. Pare, salsal na bayik playing ni Juday ta naipalikuko isuna. O, kita mo. Naglibakak. Di ka naglibak. Kastoy kayo na. Anya. Kinuna na nga grungrong itin. Nga nang panaw kada kami. Kastoon ay babawik nga kimuyog kenkwa na itimol Kuya Sumar. Kadeta nga gundaway, nga manapay, nalpasen. Nagwaras ti damag, nagdarling kamin, ken ni Juday. Ore pa iti catering service, luklukwenda kamin, nagiti kakadwak. Kuna, digiti babarkadak nga, pare, adamit langam nga babaero, nga maapaymet nga, tipadam nga, padam nga adan ti ide-date mo. Weno ipaspasyar mo. Di ka lang makakitan iti Eva nga nalapsat. Ado nga kantsaw iti babarkadak Kuya Sumar. Ngem pasaray masurunak, ngem masurunak tanudad duma kayat ko ida nga dusagen. Ngem nagtepelak laingen tapno awan ti gulo
Uro pa'y digidigakabsat ko kaya naganak kanya kat di da kaya ti relasyon mi kaya ni Juday. Ay, leche. Voltaire Barok. Saan kamit nga durgita? Imala kamit kanyak. Nga amam. Agar aroyo ti kinagwapok. Kaya ta doon na kiti babae nga nagsangsangit nga po kanyak. Ado nga babae ti agkursunada kanyak. Ket pinatulak amin nita ngem si Kamit Barok. Laglag dagmen, anya ti pinatulam. Rusas nga wansiit na, pwe. Deta ti nangiko iti amak, ngem nangim kemak. Kayat kong asultaken ti amak, tapnon sumarding. Kayat kong iparupa nga, uray ni Juday ti kinarelasyon ko. Numangyawid a kiti lechon kada igado. Numalpas ti catering mi. Kas nala pagsilendro ti iyawid ko nga makan. Kas taon ay tisuron ko kinitatang ito. Inornong ko tinabatbati pa yung respeto iti amak. Wen pudnumet. Nagsarmingak. Ket kas taon ay ti kinatarakik. Pudno ni tatang, adu nga babae iti agkursunada kanyak. Adu dagiti kayat na ti kumpet kanyak. Ngem da ita ti dakkel nga saludsud. Nuapay nga ni Juday nga padak nga lalaki iti nakirelasyonak. Adda ti gundaway nga kayat ko nga isina isunan ngem tunggal gamdek nga ibaga iti panagsinamiket. Mabalot ti dilag. Aglalo no ibungunan nak iti karahay kada fish fillet kenda dumapay nga luto adda pay 1,000 nga ipabalon na kanya. Pagkedkedak dagita Kuya Sumar, ngem na ipabulsanan, nayawat na. Manang ipateg ni Juday, aglalo nga nakitak ti pamateg na kanyak, idi nagsakitak iti COVID. Iso tinagananos nga nagbantay kanyak ka FB. Idi panangistimar na kanyak ket alisto ak nga nalaingan aglalalo ket moderate laeng ti tamak. Wen Kuya Sumar, dagita ti rason no apay nga jak may sina ni Juday. Bueno, agsubli tayo to, kalpasan ka digito'y sumagmamanu nga pakamo. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE, inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Honey Berastam, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She's also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti. Diyan ka gagaling. Siak ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, tsak pa'y napadasan din titibok ko sa apo. Nasakit tibuksit ko. Dito'y kunada nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor. Noong awam mo itlata. Gusto-usar, kidi ko sirkot ko ah. Omeprazol. Ngamid ko amang mangkong kanayon ito di CRL ni doktora. Titibok ko. Isong ako nakidi. Tumano da kwarta ko. Padasik tumanti gumatang ititidikos. Di ko an la sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml
every after meal. Tapos maligamgam na tubig. Lako si Mayaa. Kasi napudyos. Nga napintas ni pinagbawas. So nga, jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, na kayo nga madipi nakapadas, apo, padasin niyo muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo. Thank you so much, Engineer Jaber. Kuya Somar, nagtultuloy tinasamit ka relasyon mi kanya Jedi. Nupay adu nga vlog. Ti pamilya kanya kiti barkadak. Apay nga ti kumakano ada matres na ti biniro ko. Kasaan nga jay padak nga da bukel-bukel na. Ngayon kasla nakakaluben na kiti duwang alapayag ko kada kita nga banag. May isa, kung kunan ni Juday nga agpakamatay ka no, nugamdek nga isinay suna. Ket makong konsensya. When makong konsensya, when awan timatres na, ngem adamet kimut na, naganas iti 69, or-ore pa'y nubakla ni Juday, nalalaing namang brutsa slag brutsa submarino. Ket numalpas imbes nga siyak timang teddy di kwarta ket naimas nga luto kada kwarta ti ited na kanyak. Tsakmet gatgatasan Kuya Somar wenno kwarkwartaan takasla kamin agasawa ti arigmi. Ket ko na pa yun nga ingkam ka no agkasar kadigiti pagilian nga open ti marriage. Kadigiti kasla kada kami nga same sex. Iso amin ti agastos kaputa damit ten bukod na nga catering service. Dakkel meten tinaurnong na Kuya Somar. Nalpas na kiti passport, visa, kenda dumapay, nakasagana kami niya. Ngayon dimteng ti aldaw nga saan nga ninamnama. Ni Juday, ket na diagnos nga da leukemia na. Isumitlaeng nga itinaud-udi nga aldaw ket kimutong kena agdadag iti pantal-pantal nga makita iti amin nga paset ti bagina. Uray no aggastos pa iti dakkel ket ngagpaagas. Ket dineret sa ti doktor nga nilayengen apo ti makaispalken kuana. Iti dayta nga gundaway ket agpada kami nga aslal ti sibubukel nga lubong nagtupak kala kami. Gem sinangumi ti kinapotno. Lalo nga ti mngibker ti ayanayatmi kabayatan ti ilalaban ni Juday ti sakit na. No pay adda dagiti gundaway nga agsangitak nga nalimed ka FP. No aglalalo no makitak ti kasasaad na. Uray no lalaki ak jak masarke dante agluwa. Dimteng ti tiyempo nga kanibusanan ni Juday. Nagmanto ti langit kanyak. Wen Kuya Somar insublin ni Juday ti binulod na nga biag. Iti apo nga na Marsua. Inte ito agsubli, alpasan na yung digito yapakamu, manipod kini Engineer Jaber, ti
KNGT Studio. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE, inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Honey Beres-Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She's also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti. Diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Okay, subnita yon. Kuya Somar, naibulinan ni Juday kat nagpanesti si Bubuken naglawlaw kanya. Adungal daw kenrabing asla isuna tikad kadwak. Asla agpadpadlaw kenagparparang. Wen kuya, asla pagapaman tibiyag. Naisen na ko. Narigat nga iliwliwag ko ni Juday. Narigat nga iwaksi. Digitimbati na nga pakalaglagipan. Kung kuna digiti gagayem ko ken di pamilyak nga nakem ti apo tinapasamak, aglalalo kano ta saan nga nasaya at iti panakirelasyon ko iti padak nga lalaki. Padak iti kinatao na. Kuya Somar, pudno dangem. Didala mo ti kinapudno nga nakarkaro pa yung agayat ni Juday nga may dipudpudno nga babae. Dahil dati puras, bueno, dahil dati puris ko, Kuya Somar, naglabas ti sumagmamano nga bulan ngem kasla agparparang pelaeng ti pakabuklan ni Juday. Adamet ti gidi babae nga nakarelasyon ko. Adamet ti babae nga nagayem ko nga pangipapasak ko ma iti napasamak ti relasyon mi ken Juday ngem. Awan kalpasan deta awan ore may nga sunggara dutdut ko. Awan man laeng titumangar apaset ti kinalalaki, Kuya Somar. Paspasong batak ti bagik numabalin. Barbareng kumamalipatak tinasaem nga napalabas mi ken Juday. Kuya Somar nakababain ngem ibagakmat, ibagak iti marikriknak. Kaputa padak nga lalaki iti pagduyusan nin tiriknak. Namamok ni Rubin. Maaklon nak nga ta. Kasano nga ibagak kadag iti gagayem ko. Kasano nga ipudnok iti pamilya. Nga padak nga lalaki iti pagduyusak. Nga siyak
nagbalinin nga babae tiriknak. Kasla mapukaw ko when no kasla asinak nga marunaw no mapukaw ko ni Robin. Nga aging ganay takit jakpay na ibaga tiriknak para kenkwana. Balakadan da Kuya Sumar, Pastor Manny, tapno malawlawagan tinakulapan nga panunot ko. Tiriknak. Tipusok. May isan nga babae. Nakasla adamit ten matres ko. Aglalalo no makikitak ti kinagwapo ni Rubin. When no tiotek ko ti pangrimbawek, asin no kadigitoy, tiotek ko when no tipusok nga binabay. Kasla maabak tiotek ko Kuya Sumar, Pastor Manny, basta no ma-imagine ko ni Rubin. Talaga nga, agluluken ti riknak. Tigabsatyo, Voltaire, iti Bacaray, Ilocos Norte. Well, gabsat ko nga Voltaire, napintas unay, dito'y pakasaritan. Ngayon kasangwanan na, nga awagak, kaya pastrekek to gayem tayo nga nataraki nga pastor, Pastor Emmanuel Aduna, iti Primitive Baptist Church, tapni payan, wenno, ited na, iti pamagbagakin ka, ited ko man, iti ababa, nga advice ko. Ngayon kasangwanan na, pakaamo, manipod iti NGT. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE, inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Honey Berastama, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She's also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Chan ka bubuti, chan ka gagaling. Thank you, Jaber. Voltaire, pagayam ko, kabsat ko. Talaga nga pang TV, pang radyo, pang pelikula, dito'y istoryam. Ngayon pudpudno, akaslasaan nga nakapapati, di pakasaritaan. Ngayon pudno, perfectus, kabsat. No itirabi, anyamit ti pangawag da nga rutkeng ka, ha? Voltes, Violeta, Tess, Tessie, weno, Irene. Ala, siga ti makamuditan no anya iti kayat mo nga. Pangawag dakin ka, kabsat, numamuanda nga sigaget. May sakan nga bading, bakla. Itinaunday nga min nga relasyon nyo kaday di Juday. Siguro ket sigatay na alyan, wenno naringan. Kabsat itibukod kong opinion ket sa anak nga pabor iti same-sex relationship. Ngemala, ikalakalawak iti mangawat keng ka. Iti pagtaktak diram bilang bading keno anyaman dita. Tingitingem iti mamin gasot tiriknam sa kanto ag desisyon no anya nga talaga, ate. Weno kuya, Voltaire. Nasika ni ate, kita agpudno ka akin ni Rubin nga pagduyusan tariknam tapon sapay ta mabawasan tapuris mo kabsat no makapagpudno ka akin kuana.
ngem isaganam tabagim ken riknam no anya dagiti consequences ti sinirrek mo. Mabalin nga no aklonen na ka ket gudi-gudi. Inno saan malas mo dorgi. Masapul nga nakasagana ka nga mangsango iti kinataom. Wenno mangsango iti pannubok nga gubway iti kinataom. Ala may binangkan nga may ikatlo nga bini. Third sex. Ket digiti third sex itan ket adamit ten ha karbingan da iti kagimungan. Adamit ten digiti organisasyon nga ipatpatakder da. Adumit ten ti pakabigbigan da iti sosyedad. Showbiz, politika, entertainment, beauty contest, arts. Ken adupay. So habsan nga Voltaire, si kamit laing ti makasulbar ti purismo. Da kami, kini Pastor Manny, ti mangiwanwan, pamagbaga, tap noon, malawlawagan ka. No kaya't mo ti agbalinin nga mamimpinsan nga darna, ala, okay, ngayon alwadam no iti panagsek mo ket nadagsen pagayam ko. Ket nakasagana ni Pastor Manny nga mangited iti advice na. Yes, Pastor Manny, go ahead. Naimbag, abigat, tayamin kakabsat. Good afternoon. Good evening to the other parts of the world. Naririto na naman po ang inyong pong lingkod. Ang nag-iisang lakay Manny Adunay ng Pidig Ilocos Norte. Papasalamat po tayo sa ating pong kaibigan. Salamat po, Kuya Zumar, sa palagiang pag-iimbita sa inyong lingkod sa inyong pong programang Puris na under po iyan ng anya-aya na mapapakinggan sa NGT Multimedia Distribution Services. At ito po ay simultaneously mapapanood at mapapakinggan sa DCRL Radio Ronda Pata. Good morning po, Doc Hani Tamayo at Engineer Roland Tamayo ng NGT Multimedia Distribution Services at ganun din po sa ating pong kaibigan dyan po sa DCRL Radio Batak at si binabati ko po si Manager Rod Sadyan. Gandang umaga po sa inyo po. At binabati ko po si Engineer Jay Baird ng NGT Multimedia Distribution Services at ganun din po yung mga staff natin dyan sa DCRL Radio Ronda Batak na involved po at tumutulong dito po sa ating pong programa. Ano po? Naririto po tayo upang magbigay ng advice at as much as possible, ito po ay gagawin nating biblical ayon po sa banal na kasulatan at hindi po sa ating sariling kuro-kuro opinion. At bibigyan po natin ng kulay at advice yung buhay po ng ating pong kapatid na si Voltaire. Ano po? At habang pinapakinggan ko po ang kanyang buhay, sabi ko, nako, ito yung pagkakataon na kung saan ay very hesitant po ako na magbigay ng advice. Sapagkat marami po akong kaibigan na nasa third sex. Ano po? At ayoko po sana silang magtampo sa akin. Ayoko po sana silang masaktan. Ayoko po sana sila ay magalit sa akin dahil po sa aking tindig na pag-advise na ayon po sa banal na kasulatan. Although ganun po ang sitwasyon, mga kapatid, I still stand to the truth. Ako po ay naninindigan sa katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang sabi po ng Biblia ay sapat na ang salita ng Panginoon upang ating gamitin sa ating pong buhay bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano
upang maging saligan, upang tayo pumabuhay dito po sa mundong ibabaw na ito. At ang sabi po mga kapatid, dun po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan para ho makita natin na totoo ang aking tinuturan sa umagang ito. Sabi po niya sa verse 16, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay sapat na upang magturo sa atin, magsansala sa atin, mag-correct sa atin, mag-instruct sa atin ng mga bagay-bagay para po sa ating buhay bilang isang mananampalataya. At kung tayo po'y pumunta, mga kapatid, dito po sa buhay ni Voltaire, at napakinggan niyo po naman yung kanya pong istorya, ay kanya pong kwento sa buhay, ano po, marami ho ang nangyayaring ganyan. Yan po ay isang katotohanan na makikita ho natin sa ating lipunan. Actually, kung titignan ho natin ang Biblia, babagtasin po natin ang istorya ng banal na kasulatan, yan po ay nagsimula pa noong Old Testament. Ano po? At yan po ay tahasang kinundina ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ito po ay hindi ayon sa kanya pong layunin. Wala po sa layunin ng Diyos ang magkaroon ng pangatlong kasarian. Ang kanya pong nilalang ay si Eva at si Adan. He created Adam and Eve noon pong una. Ano po? He did not created Adam and Steve. Ano po? Ayan po yung minsan ay ginagawa ho nilang medyo pabiro. Pero ito po itong nangyari, ito po'y totoong kinundina ng banal na kasulatan, mga kapatid. So, sa umagang ito, kung ano man po ang aking masasabi, ito po ay hindi dahil sa aking pong sariling opinion. Ito po ay hindi dahil sa gusto kong pasakitan ang aking pong mga kaibigan. Ito po ay hindi dahil nais kong magalit sa akin ang mga ito o kaya'y magtampuho sa akin. Malamang pagkatapos po ng advice na ito ay marami po ang magagalit sa akin, marami ang magkukundina sa akin dahil po sa aking pong paninindigan ayon po sa banal na kasulatan. Voltaire, sa iyong buhay ay nakita ko po ang makulay na yugto. Ano po? At kung atin pong ibabase sa banal na kasulatan, yan po ay hindi ayon sa kanyang layunin. Kagaya po ng aking pong nasabi. Pastor, ano ba ang patunay mo na iyong tinuran na ang third sex ay wala sa layunin ng Diyos? Huwag na ho tayong pumunta sa Old Testament, mga kapatid. At puntahan na lang natin ang isang bahagi ng Biblia sa New Testament upang mas makarelate ho tayo sa aking pong ibibigay na advice kay Voltaire, mga kapatid. At ito po ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Book of Romans. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ay sa chapter 1, beginning verse 18 hanggang doon po sa dulo ng chapter nito sa verse 32. Ano po? Medyo mahaba-haba ito, mga kaibigan, mga kapatid. Pero ating pong babasahin upang maliwanagan ho tayo sa aking pong sinasabi. Verse 18, ako po ay nagbabasa sa King James Version. Ito po yung aking paboritong version sa Bible, mga kapatid. Sapagkat ito po ay naayon dun po sa natapat na kopya ng salita ng Panginoon. Lalong-lalo na yung pong New Testament. Ito po ay hango sa Textus Receptus ng Bible po.
at nakikita ko po ito yung pinaka the best translation in English. Ano po? Verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in righteousness." Who hold the truth in unrighteousness. Okay, dito po nakita ho natin, mga kapatid, yung revelation, yung pagpapahayag ng galit ng Diyos mula sa langit dahil po sa mga kalikuan ng tao. Verse 19, "Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shown it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse." Sabi dito, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay ay ginawa ng Diyos, ang ating Panginoon, at ito'y ipinakita sa atin sa pamamagitan po ng kalikasan at maging doon sa mga bagay na hindi natin nakikita upang huwag ho tayong magbigay ng excuse sa ating Panginoon sa mga bagay na gusto niyang sabihin po sa atin, mga kapatid. Po sa verse 21, "Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they become fools, and change their glory." Ano po sabi rito? Ulitin po natin, mga kapatid. "Because that when they knew God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they become fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and to four-footed beast, and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves." Ang sabi po ng Panginoon, dahil sa galit ng Diyos, although alam nila na may Diyos, dahil po inireveal sa kanila ito ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na kanya pong nilalang, ay hindi ho nila ito pinansin. Hindi nila ito binigyan ng tinatawag na pagpapahalaga. At ang sabi ng Banal na Kasulatan, naging walang kabuluhan ito po sa kanila pong mga kaisipan at sa kanila pong tinatawag na puso. Ang sabi po rito, mga kapatid, sa verse 24, "Wherefore God also gave them up to their uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves." Yan na po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan regarding the third sex. Ano po, sinasabi nilang third sex. Wala naman hong binabanggit na third sex sa Bible, pero ito po ay walang kabuluhang kaisipan ng Diyos, mga kapatid. At ang sabi niya, binago nila, alright, who changed the truth of God into lie, and worshiped and served the creature more than the Creator, who is blessed forevermore. For this cause, God gave them up into their vile affection, for even their women did change their natural use into that which is against nature. Sabi niya, pati yung mga babae ay binago nila yung tinatawag na layunin ng Diyos para po sa mga babae, at yung natural na sila ay kanila pong binigyan ng kakaibang kalikasan. Sa verse 27, ang sabi rito, hindi lamang po yung mga babae, "and likewise also men, leaving the natural use of the woman,
burn in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error. Ayan po. Nagkaroon po sila ng tinatawag na relasyon. Ang mga lalaki ay nagkaroon ng sexual na relasyon, mga kapatid. Sa tinatawag na kapwa nila, lalaki. At ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, nagalit ang Diyos. This is an abomination to the Lord. The wrath of God is to them. Ang sabi niya sa verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to those things which are not convenient. Hindi po ito, ang sabihin, hindi na ho yung natural na lalaki na sila, naging binabae na ho sila, mga kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable and merciful, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Yan, ganyan po kaseryoso ang Diyos, mga kapatid. Dito po sa tinatawag nating third sex. Kaya, Voltaire, ako po ay nalulungkot sa iyong kalagayan sapagkat dahil ikaw ay na-involve sa isang third sex na sinasabi po natin, ikaw ay naging bahagi na rin o naging parang sila na rin na naging third sex na rin po. Ano po? Ang aking pong i-advise sa iyo, Voltaire, ikaw ay magbalik sa ating pong Panginoon. Magbalik po sa kanya pong salita. Wag mo pong iimbitahan ang galit ng Diyos sa inyo. Ano po? Ako po ay awang-awa sa mga tao na nasa third sex po. Please don't make me wrong. Hindi ko po sinasabi na wala kayong kaligtasan. Hindi ko po sinasabi na hindi pwedeng maligtas ang isang taong nasa third sex. Hindi ko po kinukundina na kayo po ay walang kapag-asa na katulad po ng iba. Marami hong mga pastor, mga kapatid, na kumukundina sa inyo. At they are placing themselves into God. Hindi po ganon ang aking pong pakiwari sa inyo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. He is sovereign. He is all-powerful. He is everywhere and He is all-knowing. Alam niya lahat ng bagay, mga kapatid. Bakit? Kasi po siya po ang nagtakda ng mga bagay na ito. At kung nagkaroon man ng pag-iiba ng iyong buhay, dahil ikaw ay na-involved na sa tinatawag the third sex, Voltaire, ito po ay bahagi na rin, ano po, siguro ng buhay mo, pero meron pa naman pong oras, may time pa upang ikaw ay magbago. Basahin mo ang Biblia, Voltaire, at ikaw ay magnilay-nilay at magbago at bumalik sa dating ikaw. At ang iyong desire ay babaguhin po ng ating pong Panginoong Diyos. Wala hong imposible sa Diyos. Ang Biblia po ay, ito po ay absolute, mga kapatid. At sinasabi kasi Voltaire, hinding-hindi po ako tatalikod sa banal na kasulatan. Kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan,
sino man po ang masaktan, sino man po ang magalit sa akin, ay doon po ako pupunta. At hindi ko po ito iiwan. At hindi ko po ito bibigyan ng puwang na ito po'y mawala sa aking pananampalataya. At sana po ay nabigyan kita ng magandang advice, Voltaire, na kung saan ay dapat mo malaman na sana po ay basahin mo ang kanyang salita, ang Biblia. You can join Christian groups. Ano po, marami yung Christian group dyan. At actually, si Kuya Sumar ay in-invite niya ako sa isang Christian group. Pwede ka hong sumali doon, ika-recommend ka ni Kuya Zumar. Kagabi po ay maganda yung aming talakayan. At ang inyong lingkod po ang nagbahagi ng salita ng Panginoon sa kanila. And they were very blessed. At hindi lamang yan, you can join a church na kung saan ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. At sana po ay makatulong ang advice na ito sa iyong buhay, Voltaire. Ipagpipray kita at sana po ay ibigyan mo ng halaga ang mga bagay na ito. Maraming maraming pong salamat at ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat Kuya Zumar, maraming salamat Engineer Roland Tamayo, Doc Honey, Sir Sadyan, sa inyo pong tulong at sa inyo pong... Okay. Daitan iti paningi Ted ni Pastor Manny, iti spiritual advice na mga kababayan, mga ka-FB, Voltaire, sa pala ko mata nalawlawagan ti pampanunot mo pagayam ko. Ket itatan, agpakada akon, Diyos unay tagnina, ket sa pala ko mata nagustuhan nyo ti pakasaritaan ni Voltaire, mga ka-FB. Ket niya po iti ni Lord iti kadwa tayo manen kada iti sumagsaganat pa nga oras ket ibati kon iti na yung papusuhan nga panagyaman iti kayo panagbuya panagdingeg iti puris ni Kuya Sumar iti Anya Aya program ket thank you, Engineer Jay Bear. Thank you, Doc Honey Tamayo. Thank you, Brad Roland. Iti NGT Multimedia Service. Ken iti Radyo Ronda Batak. Dagiti kakataraking engineers ni Station Manager Rod Sadyan. Thank you very much. Kadeto yung manin. Kami panangidanon ti puris ni Kuya Zomar iti anyaya program. Kaya tawisin kayong tumanin iti sumaruno nga episode ti anyaya iti ano, puris ni Kuya Zomar. Thank you, thank you, thank you so much. God bless us all. We love you. Luzon, Visayas, Mindanao, around the world. Bye-bye na bye-bye. Mabuhay tayong lahat. Anya aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksak ken agkakataraki. Anya aya. Anya aya. Ray-ray aw ti aldaw a perme iti gargaragga. Anya aya. Anya aya. Programa nga umay mangray-ray aw kada kayo. Mangsutsutil kadagita kaungan nyo. Mangragragsak kadagita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba ta dinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radio. Umay mang parparagsak ken mang lilinay kadigita in kayulutlutwen da ina di Ruliti ken Hanibi kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingka ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes ditoy nalata ken kaunaan a radio ti kailukuan. Anya aya. Walang tikunan, walang personalan, it's just pangkakatawaan lang.